Karaniwan po sa mga 70 at 80 taong gulang na mamalagi at papahinga na lang sa kanilang mga tahanan. Pero ang mga lolang ito sa Santo Tomas, Batangas, kailangan sumuong sa maputik na daan at maglakad ng 7 kilometro araw-araw papunta sa taniman para maghanap buhay. Inisita sila ni Love at syempre pasasayahin ang kanilang mga araw. Ang kwento ng magkapatid na lola ng Batangas, panoorin po natin. Dito sa Santo Tomas, Batangas, nakilala namin ang magkapatid na sina Lola Juana at Lola Guillerma. Madaling araw pa lang ay abala na ang magkapatid. Kailangan kasi nilang umalis na maaga para pumunta sa sakahan kung saan sila umaani. Araw-araw, kailangan maglakad din na Lola Juana at Lola Guillerma ng 7 kilometro paakyat ng bundok. Ito rin ang ruta nila pauwi. Inaabot ang magkapatid ng halos 2 oras sa paglalakad. Today, ang ano, kinagas ng ano namin, dito kami sinina. Dati kami marami. Ayun lang magsipagkasawa sila. Kamunalaan natin. Gamit ang kahoy na tungkod, nilalakad ng magkapatid ang maputik na daan papunta sa sakahan. Ang araw-araw na paglalakad ng mga lola, lagi raw nakikita ni Lawrence Nodera. Kila lola, nadadaanan ko siya. Going to work ako, pag umaga, lumulusot kasi sila dun sa loob ng subdivision namin. Year 2008, nakikita ko na sila. And then, nung katagalan, laging ganun yung routine nila. In-upload ni Lauren sa kanyang YouTube channel ang kwento nila. Gusto ko maka-inspired sa other sa pamamagitan nila, yung determinasyon nila sa edad nila, sa buhay nila, na hindi sila umaasa kahit tulong hanggat maaari ayaw nga nila. Gusto ko pong malaman, ano po ba yung mga nakatanim dito po sa inyong sinasakang lupa? Ano tong mga tonay? Kamote, ito kamote. Ano pa po? Okay, ano pa po yung iba niyong tinatanim? Gabi, Lola Juana, Lola Guillerma, ako ha, sobra akong bilib sa inyo. Ang tarik ho nito, paano niyo ho nataniman? Ano ho itong tinanim niyo rito? Luya! Ano sa tingin nyo yung sikreto? Bakit malakas pa rin kayo? Maski pandinig po nila, nakakaakit pa rin po kayo ng bundok, Lola Guillerma. Ano ang sikreto? Wala silang sikreto. Ang Diyos. Natapos na po tayong maki-farm kasama sina Lola Juana at Lola Guillerma. Pero siyempre naman, Lola Guillerma and Lola Juana, hindi naman po kami aalis dito ng hindi namin pasasayahin ang araw ninyo. Dahil ako po ang inyong fairy love mother. So, Lola Juana and Lola Guillerma, handa na ba kayo sa grasya na ibibigay sa inyo ngayong araw na ito? Handa na ba kayo? Ikaw, Lola Juana, handa ka na? Lika, lika. Hindi kayo dito, hindi kayo dito. Yes! Ito na ang regalo ng inyong fairy love mother. Mula po sa unang hirit. Para po sa inyo yan. Ayan po, para po yan sa inyo. Kung meron po kayong tig-iisang tungkod na may flashlight, meron din po mga grocery para po sa inyo. Yan! Bigyan kaya natin ang iba. Bigyan kaya natin ang iba. Grabe. Natouch naman ako. Napakabait! Thank you.
puso, gaano kalayo ang kaya mong nakarin. Ang mga lola ng Batangas, higit pa sa layo ng daan ang kaya nilang magtasin. Dahil sa kanilang pagtutulungan, araw-araw nilang nalalagpasan ang bawat tatahakin. Family is forever nga naman, pero ibang klase yung sipag ng mga lola. Ah, grabe. At sobrang close na silang magkapatid, di ba? Yes. Ilang years na nila ginagawa yan together, pero nakaka-inspire po kayo. Yes. At maraming salamat sa ating fairy love mother sa pagpunta doon, di ba? At sa pagbigay ng tulong galing sa unang hirit, of course. Right.